Laos, ano kaya yung naging mali doon ng Team Indonesia? We're not gonna repeat it on this game. Pero ang ginawa naman dito ng Team Philippines is all about the split process. Ang magiging tanong lang dito is, paano ngayon bibigyan ng, kumbaga, the tempo definitely manggagaling starting dito sa Laos. Paano nila ngayon itutuloy-tuloy yung aggressiveness nila, especially going in sa mid-game natin? Oo nga, kung paano nila itutuloy-tuloy. And ang isa dito sa nakikita ko is, kailangan lang magandang opening. Kasi meron silang magandang center dito eh. Tatlo to. Tapos saktong isang setter lang. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. We have Philippines. All troops deployed. Export, Basha, Claude, Basha, and of course, Lilia. Gusto ko yung Basha na sinabi sa atin ni Manjin. Shoutouts to Manjin. But meanwhile naman dito sa Team Laos, Crack dito, nagagamit din Hoy Moon, Lolita, pero mamaya na natin pag-usapan yan. Look at the farm missiles na manggagaling dito sa Export. They will be able to take down the Crack, pero pakilala na rin muna natin. Dito, Laos, they're gonna be the hand of Lolita, and without that carry, and as well, we can shoot. Ito na, medyo maganda pinapakita ng Team Philippines at early fade. While kinokontrol lang nila dito, look at dito, bang stage sa dalawa, medyo nag-overextend at Team Pilipinas, Anon, si Bata, Anon dito, pinababa ang kanyang buff dito, while disengage siya muna ang gusto. Na-secure na nila dito yung buff and now they want to disengage yet. Launch attack! Very aggressive, pinulot pa nga naman. Si maganda yung dito. Start dito oh. Ng Team Pilipinas. Look at how aggressive dito yung ating Masha. Hindi nila binibigyan ng experience and as well with gold dito yung top lane ng Team Laos. Lahat na pupunta doon sa event share. Doon lahat sa turret sa may top lane. Exactly. Dire-diretso lang. Tinan mo naman to. Habang abante na ng abante, etong si Vila sabi, sige, i-depend mo lang yan. Kalitin ko lang na kumulit to. Kailangan kasi nila early anteater. Early push dito. Early aggressive dito. While Gino zone out lang nila. Nauubos ang XP dito. Eto na ang gulong. Puebuelo. Just to zone this one out. At Norman dead full na mga dito onto the top lane. Kailangan na nila basagin agad ang safe lane or weak lane dito ng Team Laos. Look at the zone potential coming from Mayor Barilin. Sinugi. Salipod. Eto na. From the backline. Medyo nag-mintisan talo. Nakuha ng first turret onto the top lane. Naipit si Lilia. Pero kakulisya Team Pilipinas. Sabog na! Ang sabog dito si Basha with a combination of Basha. Sumabog dito si Glock. Sino susunod pa dito? Hinahabol! Hinahabol na rito ni Castamayor. Pero dito with the shot magaling dito. May hatak pa nga talaga. Double kill gulong, na rito. Gulong. Isang X to the board. May gulong ng palad na magagaling dito sa ating Basha. Muntik sa muntik dito. Mamatay yung ating carry. Tumatakbo na rito si Hoy Moon. Our Glock. But the zone out na magagaling dito from the Basha will be enough para mag-disengage na muna yung Glock natin. But that's a clear win, mga kaibigan, sa Philippines. What happened, Prof. B? He revitalized lang lahat ng damage ng Laos on the top lane. Exactly, exactly. Na-revitalize dito. Pero napakaganda ng bait dito ng ginawa ng Cho. Pinate them blue, tsaka siya nag-flicker in. Tumalun dito si Esperanza. Balikan natin ang kwento dito. Tamang buwelo lang. Medyo masama ata ang pagtalon mismo ng kanilang Esmeralda. Pulado siya dito, mga sir. Makakumpa pa nga dito ang kanilang Esmeralda and comes the backlight dito habang sinusunog dito ng Esmeralda. Sila, sinusunog nga dito. Look at the farm missile coming from Castromayor. Ito, Prof. D, I think this is gonna be a position 4 na export pero the zone na mangyayari with the last insanity na mangyayari. Sabog! Kung sabog dito yung Glock, mga kaibigan. Sino pa kaya susunod? Nanganganib na rito ang Tori onto the bottom lane. The aggression na magagaling from Team Philippines ay tuloy-tuloy, even the cloud itself having a very good farm onto the middle lane. Racing duet na ginamit nito, hinahabol nila dito ang Basha and yes, 6-1 ang score natin dito. 3 minutes pa lang ang laro natin and also 3,000 lead dito ang Philippines. Yung medyo maganda pinapakita ng side ng Team Philippines. Ito yung high score, high score game para sa ating minuto na 4 minutes. Yet, good defense naman. Somehow, ang pinapakita dito ng Laos ay trying to hold, trying to clear the waves. Medyo nagre-react na dito ang Team Laos. Pero tumalo na nga dito. They want to burst. Black shoot! Black shoot pa naman. Pumunta na niya. Why want you to stop this one up? Tinanakap. They want to control. Nakuha pa. Sumabog ang mga bomba. Hindi pa naman sa mga masabog ng Pilipino. Sumabog using the last insanity. And nakuha pa nga. Grabe naman. Castromayor for 3!
At may kasama pa ang foul na mangyayari, mga kaibigan. Pero dito niyo makikita sa lahat ngayon naging laban ng Team Pilipinas. Pangatlo pa lang ito, pero ito yung pinaka-convincing sa lahat. 9-1 yung score natin dito. Lahat dumediretso ngayon sa Team Laos. Ano ang naging mali sa kanila dito? Yung top lane nila, masyado silang nag-react. Hindi nila iniwan yon doon sa taas. Ngayon, nararamdaman yung snowball potential na manggagaling sa potential sa mong nagkamali. Tapos, kinapit talaga yung pati ng Team Pilipinas. Masyado kang malalim. Nilapag na, napanggata sana ng harang dito pero walang backup. Kami from Team Laos tumalon sa dito ang ating Laos, mga sir. Luminum Blast. Blast kinakasat. Tinamahan ang tatlo. Medyo magkakabusan sa ito. White Hands ko naman dito. Nag-connect sa tatlo. Way of the Dragon. Nakukuha naman. Nag-audition sa Team Pilipinas. With the Proc of Immortality, nakukuha pa nga ata dito. Kasi si Yor, makuna si Yor, may mga sir, nakap sa dalawa, pero from the backlines, normally, lakad matatag. Nakukuha pa nga dito ni Claude. Di pa tapos, gusto pa ata nila, they want more blood. They really want more blood. Ang nangyari dito, Proc P, is that yung lineup dito ng Team Philippines coming from Damasha and as well with the X-Borg, meron silang regeneration rate na hindi nila kailangan umuwi. The battery naman gagaling doon sa passive ng isang X-Borg and as well with the life recovery ng Masha. Kumbaga, yung top lane kanina and even sa bottom lane, ang ganda pala ng mangyayari pag ang Masha is sumasama sa trio. Oo nga, iba kasi nga nila. Kumbaga, lahat ng harassment na binibigay ng hinihil lang ng X-Borg and as well ng Masha. Ina-absorb lang yun, no? Tapos nabiburn dito yung skills ng Laos now, right after nun, tsaka lang papasok sila Lilia o yung mga tropang Pilipino dito. Eto na, tamang buwelo na naman. Naipin si Grab, sinunog ang Otabs ng mga A-Force ng Pinas, mga sir. Ayan, habang pumaboba dito, Esmeralda, sinabugan ng Last Insanity nga naman. Sarap, mismo ng Tori nila. Tori don't do that here, S.E. Yun na nga mga kaibigan, 6,000 may dito. Kalmot! Ang kalmot dito ni Vila, ang sakit mga kaibigan. Turtle, yes, it is. Soon. Mga 8,000 lead dito from the Team Philippines. Wala pang nababasag na tore dito ang Laos. Grabe, nakakatakot ang pinapakita ng performance ng Team Philippines dito. Kung paano nila i-balance yung wave dito, kung paano nila i-secure every objective, kung paano na-depensahan din naman ang ating turret. 15-3. And look at the gold with around 7 minutes. Umangat na agad ng 8,240. Yes, definitely. This is a high game of Mobile Legends na pinapakita sa atin ng Team Cebol, the our Team Philippines. Flawless victory nga yata yung magagawa nila rito. Mukhang hindi sila mababasagan dito na tore. Pero gusto kayo magpakan sa gitna. Medyo nakakapailuhan dito. Napaganda na hatap. One shot, chips sa tatlo. Pero mukhang malikata na pinasok dito. Grabe naman. 3 puntos pa lang nakukuha ng Laos. Habang 16 sa kabila sa parts Team Pilipinas. 316 na Austin pa nga. Austin 316. Pa nga talaga mga kaibigan. Prof B, ang nakakatakot dito, even with the golded itself, and as well with the tempo na nagkaling dito sa Pilipinas, yung masya natin hindi na sumasama dito. Meaning to say, pag lumabas ang Lord, easy Lord dito for the Team Philippines. Pero dito sa likod, yung Joe. Medyo kuminek dito ang Flash. Kuminek kalong dito sa isa. Revitalize! Makita dito, nakuha nga naman ang ating Masha. Sumunod dito si Lolita. Tapos, sinusunog. Nilalakad na naman dito. Pero lumabas si Arcangel sa likod! Ay! Nasunog nga naman sa triple kill. Yung bomba, may kasamang apoy nga naman for the side of Team Philippines. Now, 7-0 with regards sa objective. Gagawin pa nga ng walo dito ng Masha. Kalmutin, balinit ang tore. Wala nang hirin ko mga sir. Tuloy-tuloy lang sa abate. Team Philippines, lakad matatag. It's a very easy game mga kaibigan for the Team Philippines. Laos has to think it twice mga kaibigan because of the mentality dito ni Castro Mayor. Papasabugin niya na rito yung show natin. Pero ito, mga kaibigan, it's all about how they would be able to lock down dito. May tatalo naman ni Galing to Esmeralda. Sulog si Esmeralda. Sino pa susunod? Look at Claude onto the sidelines dito. Ang grabe naman kumus dito. Habang bonus fire bata dito sa torre. And game 1 goes to Team Philippines.